Nakita niyo po ba yung slides ko? Hindi yes, pa. ma'am. Kita na? Opo. Yes. Okay. Good evening, everyone. My name is Christy, as Don said. So, can we all start with a prayer? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, I ask you to bless me so I may become a blessing to others. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as a channel of love. Give me the ability to create wealth that I will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. Okay? Amen. Can we all do this? Ako na lang po ang mag-ano, so sarili na lang po natin. It is a trainer's credo. I know the only way that I will become successful is to train and to duplicate new trainers. I know exactly how to win. I win by field training one person at a time. Thus, I must remain simple in my presentations and trainings. I must be consistent and predictable. I have to do it fast so that the trainee can see how doable it is. I understand that the future of the new trainee and his family in my hands, I must do it right and do it with pride. My trainee will be successful because of my commitment, dedication, and belief in the mission of our business. Rather than giving a man a fish, I will teach him how to fish. I am proud to be a builder, a WSB, IMG Fast Start trainer. Okay? So, good evening. Don, sino yung pwedeng mag-share from your side? Magpapashare din ako ng isa from my side. So, para magkakilala ang Italy at Dubai. Nice. Okay? Gusto kong tawagin, mag-share. Ikaw na lang ang magtatanong, ano? O ako? Ikaw na. Okay. So, gusto kong tawagin dito si Ma'am Glenda, Polly Glenda. Hello. Naririnig ba ako? Andiyan ba sila? Naririnig ka naman. Kapag-unmute ba? Hello po, good evening, good afternoon, or good morning po sa lahat. Okay. Hello, kami talaga ano. Oh naman. Ayan. Naririnig po ba? Yan. Yes po, naririnig po. May, ano po kasi, may sira yung computer namin, kaya hindi ko po alam kung naririnig ako. Oo, naririnig po, naririnig. Thumbs up CEO, kung naririnig. Yes. Naririnig. CEO. Ano ba? Hindi nakakarinig. Dinig kayo? Ito. Si SMD Glenda ay may training sa kabila kaya ako na lang po muna. So, ano po bang sharing ang ano natin? Why did... okay, good. Hindi kita naririnig, CEO. Ah, sige. Naririnig ba ako? Oo, naririnig. Para problema sa computer niya eh. O, talagang yung computer ko po ang may problema. Computer mo may problema ata. So parang hindi siya pwede mag-share. May problema computer. Chat na lang. Chat ko na lang. Chat mo na lang siya pa, pero continuous yung pag-share niyo. Kasi, taglit, tawagan ko na lang. Yo, next na lang kaya ako. Titingnan ko muna yung... Dali, chat ko na nga lang. Hindi nila ako naririnig.
Next, yung next ako. Ma'am Tina, next daw si Sir Polly kasi nagkakaproblema ata yung kanyang ano, computer or net, hindi niya tayo naririnig. Sige po. So, sino po yung susunod? Okay, so magtatawag ko ako. So, andyan ba si, ano, si Ma'am Monette? Miss Monette? Ako nang tatawagin mo eh, kaya nag-ready na ako. Yan yung bagong green jacket. Ano name, ano, Miss Cathy. Yan. Mabutit ako yung nakapagsakay. Yan. Kailangan daw po open ang camera, Ma'am Monette. Why did you join IMG or why do you love IMG? Ayan, andito screen. Kita niyo ba ako? Okay. Nag-join ako ng IMG. Isa lang talaga yung rason ko. Ang rason ko lang talaga, mag-ipon. Okay? Makapag-ipon. Yun lang ang gusto ko nung nag-join ako ng IMG. Since ano, para bang ang pagka-join ko talaga sa IMG, hindi naman inaasahan na makakapag-build ako, okay? Kasi that time, marami akong kaibigan. Marami talaga akong kaibigan na bata pa kasi ako that time. So, mga 27 years old pa lang ako. So, yung mga kaibigan ko, lahat ay gusto talaga nilang mag-save. So, ang mga, alam niyo po yung nakwentuhan ko, hindi ko inaasahan na sila yung talagang mag-aano sa akin, mag-build para sa akin. Kasi sabi ko nga po, yung pagka-join ko sa IMG, parang aksidente lang. Alam niyo yun, parang aksidente lang talaga. Hindi ko naman inaasahan na ganun. Pero yun, through the learnings ng IMG, dun po ako natuto. Kasi sobrang hirap naman po talaga namin. Kami po ay ano, wala ho kaming bahay. Ang pagiging mahirap namin dahil nga kami ay mga ulila. So, alam niyo po yun, dahil sa na-mold ako ng IMG, sabi ko, ang IMG, yung nagturo kasi sa akin kung paano talaga, paano mo i-grow yung sarili mo, paano yung aking asawa, yung pamilya namin. Marami akong natutunan ko since natuto ako, I can share it to others, lalo na dun sa aking mga kamag-anak. Kasi, alam niyo po ba, ang tagal-tagal na dito sa Italia, hindi makapag-retire-retire dahil nga mga walang ipon, yung ganun, mga waldas, yung mga, alam niyo po yung typical na taga-mabini. Yun yung mga typical na taga-mabini. So, yun po yung aking ano. That's why sabi ko, it's time for me na magturo. Since nagawa namin sa sarili namin, bakit ba ang hindi kayang gawin ng mga ano, ng aking mga kamag-anak din? Kaunting disiplina. So, kung meron kang learnings, tama talaga yung sinasabi ng IMG. Education is the most powerful tool kasi kahit na marami kang resources, kung wala ka naman talagang education, ano din eh, baliwala din lahat. So, yun po yung reason ko kung bakit ako love na love ko yung IMG. Kasi ang IMG talaga ang nagturo sa aming dalawa, lalo na sa akin at saka kay Mr. Ko. Kung maririnig nyo nga po yung sharing ni Mr. Ko eh, mula sa bungero, libu-libong milyon ang naipatalo at dating seaman. Tapos nagbago siya yung mindsetting niya na bago. It's because dahil nga sa pag-attend namin ng training. So, yun po yung aking maisi-share. Salamat po. Galing naman. Ano po yung current position ni Ma'am Monette? Green jacket, men? Green jacket po. Green jacket po, ma'am. Wow! Galing-galing mo, madam. So, running for EDC na ba? Basta po, ano, tinatrabaho po namin kung ano yung kaya natin. So, talaga po, ano. Thank you very much po. Okay po. Thank you. Yan. Magtatawag pa ng isa. Sige. Ha? Ilan ba sa amin, Ma'am Christine? Dalawa. Okay, isa pa. O sige, ang bagong green jacket ulit, si Ma'am Beth. Andyan si Ma'am Beth? Ma'am Beth, Arnel Beth, Abu. Hello? Sige. Ma'am Beth? Parang CEO, parang wala. Hindi naka-join yata si Beth. Meron eh. Andito, Arnel Beth Abu. Ah, okay. Hello? Hello yeah. Po. Naku, sorry. Kasi na
Nasa kabila po kasi akong Zoom. May presentation okay. Kasi ako. Harap kayo, no? Sorry po. Hindi. Okay po. Ano po bang ano? No, kung hindi ako ano, kakapasok lang yan. Bagong green jacket, ha? Bagong green jacket. So ngayon, Ate Beth, why did yes, you join ano po yan? IMG or why do you love IMG? Ay, ang ganda naman po ng tanong. Napakaswerte ko naman kasi isa ako sa natanong ko dito. Bakit nga po ba ako nag-join sa IMG? Nag-join po ako sa IMG kasi po gusto ko po malaman at matutunan yun pong concept. Kasi sa IMG ko lang po nakita at na napag-aralan yung ang IMG ang naka-focus sa family. Wala pong ibang company na papasukan, na pinasukan ko na naka-attention sa aking pamilya. Kalimitan po sila, puro pang company lang. So dito po sa IMG, dito ko rin po na ano na hindi mo siya kaibig, hindi mo siya kapamilya, hindi mo siya kumbaga dito mo na siya nakilala, pero ang turingan is family. So yun po yung masarap dito sa IMG. And also thank you po sa nag-invite sa akin, and also thank you sa mga nakapaligid nga po sa mga kasama namin dito sa team ng IMG kasi po napakalaking tulong niya po, lalo na po ngayong lockdown. Malaking naging tulong po sa amin, lalo na po dun sa emergency fund. Yan po yung naitulong po sa akin dito. And also po, syempre gusto ko rin naman po yung anak ko, hindi na rin po siya makagaya ng kagaya ng trabaho kong ginagawa po ngayon. Kasi ngayon po yung trabaho namin dito is domestic helper. So gusto ko rin naman po na siya ay makatapos siya ng korso niya, and also makapagtrabaho siya kung ano yung gustong korso niya. So yun po yung aking ano, kumbaga sobrang love na love ko po yung IMG. Salamat po. Thank you very much po. Congratulations, newly promoted green jacket po pala. Galing. So, isa salamat sa mga ma'am. Award dan. Kay Ma'am Cathy siya. Thank you. Yes, ma'am. Opo, CEO ko po si Ma'am Cathy Borja. Wow. Sila po yung aming ina at tatay namin dito sa Rome, Italy. Wow. Yes. Congratulations. Ang gagaling nyo naman. Nakaka-amaze naman ng team. Sige po. So, pwede ko na po bang tawagin Miss Hansky para po sa pag-share naman for Dubai? Hello? Grab the mic, yes. Clear ba? Saglit. Opo, clear. I think nag-iikaw. Just give me a few minutes. I-out ko lang yung lapi ko. Pasensya na. Okay. Good afternoon sa lahat. Good evening sa anong oras na ba diyan sa Italy? Hindi ako masyadong familiar sa ano ah. 5:30, ma'am. Hans. 5:30. Okay, Hanski, go ahead. Okay. Actually, I just want to say thank you everyone for coming this partners training. Nakakakaba po yung ginawa ng isa sa ating trainer for tonight. This day kasi na ano from Dubai direct kakapasok ko lang din. Kinabahan ako, biglang tinawag. And of course, bilang ano member ni IMG, and we love IMG, everyone knows that dapat ready tayo. So kaya ano pa ako, hindi pa ako nagsalita agad kasi inayos ko lang yung headset ko at medyo maingay yung ano ko. So once again, why did I join IMG? Unang-una is ako pala si Hansky, 12 years ng OFW. And then first and foremost is sa mga hindi pa nakakilala sa akin na mga taga dyan sa Italy, napakalaking tulong po ang ginawa sa akin ni IMG dahil sa ilang taon ko dito sa UAE, although medyo stable naman yung finances ko before, pero
To be honest, is sa mga bago ngayon, I really hate talking about life insurance. Yan talaga kasi if I heard word na insurance, ang iniisip ko is wala na yung kumbaga malapit ka ng madedo or something ganyan. Kaya I really hate. Nag-join lang ako sa IMG last July 29, but I met IMG last 5 years ago. So napakalaking ano sa akin yung blessing na nag-join ako sa IMG kasi unang-una is nabago yung mindset ko. Dati napaka-spender ko talaga as in and every week iiyak yung Linggo nang hindi kami nag-gathering ng mga friends ko. And then yung journey ko sa IMG talagang napaka-challenging siya kasi nung nag-start ako ng July, dahil sa sobrang excitement ko, tinutuloy-tuloy ko yung run, ginawa ko yung advice ng mentor ko, which is yun siya yung speaker natin for today. And then, bakit sobrang challenging? Kasi nung sinabi niyang mag-declare for SMD run, sabi ko, okay, ilang days ba yun? Kasi syempre parang, kumbaga, mahiya akong mag-offer dun sa mga friends ko kasi yung mga previous na mga investment ko is palpak siya. At everyone maybe heard about MGoldex, talagang napakalaki yung investment ko doon and even sa mga different companies. But sabi nga nila, hindi tayo, kung may pangarap tayo, is hindi po tayo hihinto. So go lang ng go. And of course, siyempre hindi naman natin maano yung mindset ng iba, di ba? So yun, kaya nagiging challenging siya kasi nung sinabi ni Mayores sa akin na, okay Hanski, ganito yung gagawin mo for you to be there, for you to have this, sa IMG, marating mo to, makuha mo to, ganito, ganyan. So, napakaganda po talaga. And later, we will find it out kung bakit maganda siya. So, mga hindi pa SMD dyan, okay? And then, di ba, nung nag-start ako ng run, na siya, 2 weeks lang ginawa ko yung SMD run and thanks God, narating po yon. So, sabi ko nga, napaka-challenging kasi bakit, instead na nag-declare ako ng 80 days na declaration na, okay, I will declare to run as an SMD. So, di ba, napaka-siya. Then, really, I really love IMG dahil pinakauna niyang binago sa akin is yung mindset ko na dati lagi akong alam ko na yan kaya hindi ako nagsasali kung ano-ano pa. And of course, yung habit ng learning, di ba, napakaganda. Then spender to saver, and of course the very last is, that's why I love, is yung desire natin to share the IMG mission, and then yung time management talaga, of course. And then so yan yung mga rason bakit ako nag-join sa IMG at I love IMG. So thank you very much and thank you once again and welcome for this partners training. Maraming salamat sa nandito at maraming salamat sa pakikinig. I hope we will see you in personal, guys. Thank you so much once again. Thank you, Hanski. So, isa pa. Can we hear from Ruth Corpus? Galing. Ruth? Ay, kung hanapin na at i-unmute ko kung makita ko. Ruth Corpus. Ruth Ann Corpus? Ayaw mag-unmute. Ma'am Ruth. Ayaw niya mag-unmute. Hindi makapag-unmute? Sige, sinin niyo. Hindi siya makapasok. May problema yung cam niya. Si Ninyo na lang. Ninyo, can we hear from you? Kumakain ako eh. Ay, okay lang yan. Wala namang problema. Kumakain ako habang nagsisipidyo. Good afternoon sa Italy. Good evening sa mga taga-UAE. Sa Pilipinas. My name is Ninyo Dato, so... Italian bro, Italy. Sa Italy sila. So afternoon parang sa kanila ngayon eh. Tama? Mm-hmm. Afternoon. So,
ba't ako nag-join ng IMG? So, simula, before, yung unang encounter kay IMG nung nasa Accenture pa ako, nasa Pilipinas nag-work, tapos, nasa night shift kasi ko noon eh. So, matenda ko umaga. So, kumbaga, puyat. So, hindi ko masyadong na-absorb. So, parang pass by lang. Tapos, nung nandito na ako sa UAE, by the way, I'm more than 6 years already as an OFW. Ngayon, ako naman kasi, nagtitipid naman ako, matipid naman ako, hindi man ako magastos. Pero yung way ng pagsisave ko, yun nga sinasabi nila Sir Joe, there are two types of saving. Saving the right way, saving the wrong way. So, kung nagsisave ka lang, and then, yung sabi ni Sir Rex doon, na parang, if you save, and do not earn, you lose the value. So, parang ganun yung nangyari sa akin. Tapos, ako naman, ginawa ko, nag-aral ako to do the investment. So, stocks, nag-trade. So, nasa investments ako. Tapos, nung nakita ko si IMG, sabi ko, aba, mali pala yung ladder ko kasi nagtatayo agad ako ng bahay nung ako'y bubong. So, yun. Ngayon, in-apply ko na siya kasi parang hirap sumunod yung parang gagawa pa ako ng sarili kong system na hindi, investment talaga una. Pero pag naintindihan mo talaga tinuturo ni IMG na solid financial foundation, mababago ka personally. And then, yung panimula, kumbaga yung change magmumula na sa'yo. Kasi produkto rin ako ng isang OFW na mag ako yung tatay ko na sa Saudi, mga kami, mother lang kasama. So, ngayon, nangyari na naman sa akin. So, inuwi ko yung mga anak ko, yung misis ko. So, yun yung parang nagiging hugot ko ngayon na ako na yung last na magiging OFW sa family namin. Mga yung mga anak ko, it's their choice na lang to work outside ng Philippines. And yung SMD run namin last year, by the way, 2017 ako nag-join ng IMG, October. So, personal ko lang talaga siya ginawa. Then, trading pa din. Nag-lose kasi nabababaan ako sa mutual fund. Sabi ko, kaso after more than a year, parang wala pa rin. So, that pala, nag-mutual fund na lang muna ako. Tapos, noong July ng last year, 2019, nalala ko yung sinabi sa Joen, focus on the first 3 months. Well, just give us 3 months. Focus. And then, definitely, you will hit the SMD. So, yun yung ginawa. And then, so July 31, start yung una kong member. Then, October 29, yun, na-receive na yung, na-confirm na SMD na. So, yun. So, why I love doing IMG? Kasi, it's not all about money. It's not about yung earnings na makukuha mo and yung maitulong sa sarili mo. It's all about changing people na alam mo nakatulong sa yung pagsisave, lalo emergency fund. What more? Kung may ma-share mo pa siya doon sa mga relatives mo, hindi mo kakilala, yung mga nakakatabi mo lang sa bus, sa metro, mga ganun. So, continue sharing lang po. Kasi darating din yung panahon na maganda yung mararamdaman natin na lahat-lahat pala tayo magkakasama na okay yung buhay habang pag bumalik na ng Pilipinas. So, yun lang po. Back to eating. Pasensya na ninyo. So, thank you very much sa mga nag-share po. So, Ninyo, isa senior marketing director. Si Ruth po, nagre-reconnect ulit kung nagka-problema yung kanyang laptop. So, thank you, Hansky, and thank you for all the sharers there in Italy. So, can we continue now? Nakikita po ba yung slides? Yes, ma'am. Okay. So, ito po yung WCS, is Wealth Creation System. Actually, recently, yan lang po yung ginagawa namin para mas united po yung mga trainings natin dito sa Dubai. Nananggaling din po siya actually sa Makati. Yung isang sa kinakandak ni na Sir Joen, is yung WCS din. Actually, sa Monday, ang i-discuss niya na is continuation. I think, run the system na siya, 5. Tapos yung 6 niya is yung duplication. So, kung makikita natin, ito pong training na to is a combination of help ng
ng Green Jack, tawag dito, ng team sa dito sa Dubai po. Okay? Kasi we have three teams here. We have Monday Group, nina CEO, nina Doc Jo. So, si Narielin yun doon. Narielin at saka sina Familiar. Tapos yung team nina Tito Paul Gamboa, sina CEO. Tito Paul Gamboa na nasa Pilipinas na ngayon, na kami nina Jen yung nagka-conduct and Ed Climacosa with the whole team. So, Tuesday team naman siya. Tapos sina kay Sir Noel Arandilla. So, yun po yung kina Susan naman. Okay? So, we finalized na mas maganda na centralize yung mga trainings namin dito sa Dubai. So, kaya sinishare din po namin sa inyo. I hope makatulong and you can also share to us your partner's training as well. Kasi we are just one team. Tama ba? And all over the world, we are just one team. We are here to help and guide each other para mas marami tayong matulungan ng mga OFW. Okay? Kasi ang goal naman natin, from basic is from spender to saver, saver to an entrepreneur. And it will only happen if we will do all the basic things na tinuturo ni IMG. Number one is to submit ourselves sa system. Okay? So, as you can see, meron tayong share list, book sharing, book study, follow-up, run the system, and duplication. Okay. Naririnig po ba ako ng maayos? Yes, ma. Yes po. Okay. So, ano po yung NBA? Newly Business Associate. Has two options to get started. Usually, ang laging sinasabi, dito kasi sa Dubai, mostly, maraming masyadong temptation. So, temptation in a sense na mas marami ang mga iba't ibang networking, mas marami ang iba't ibang mga opportunity as an mag-take ng investment, mas marami ang iba't ibang mga pagkakakitaan, additional income, and then, mas marami din yung quote and unquote, magagaling at matatalino. Pero, as we always said, okay, yung pag how to start the business of IMG, because all of us are members and of all of us are doing the business of IMG, okay, there are two things. Either we learn now, earn later, or earn while you are learning. So ano yung pinakamaganda sa dalawa? As per the experience and history of 20 years existing of IMG, it's earn while you're earning, di ba? Para hindi tayo pumasok dun sa una, na learn now and earn later. When you say that, sabihin para tayong mga, yung sinasabi nga natin na, ang tawag dito, na nagpapakadalubhasa ka, okay? Hanggang sa ikaw ay, may tawag dun eh. Ninyo ano nga tawag dun? Yung nagpapakabukish ka muna, tapos aalamin mo muna lahat kasi ang pumapasok doon is ego. Okay? So, hanggang sa ikaw ay ma-paralyze na. Okay? So, before, we are not advising that one. As we always said, habang tayo ay natututo dito sa IMG, we are also earning. Kasi the main thing, why we go to IMG, di ba dun sa binabanggit na video kanina, we are here not for anybody else. We are here because we know our big why. Okay? That's why, while we're learning, we keep on inviting kasi we know that dati laging nandito yon. Practice what you preach, walk the talk. Gas-gas na mga sayings, pero very effective. Tama, you cannot share what you don't have. You must have a Kaiser to do the business of IMG. You must join para ma-avail mo yung mga benefits ni IMG. And then, continue doing the saving program, which is the Kaiser. Continue doing the investments to meet your goals in life, to build your solid financial foundation. Habang binibuild mo siya, doon pumapasok yung binabanggit natin na sharing it with others. Kasi hindi greedy si IMG. Right? Imagine, tatlo lang ang builders natin. Bart Borja, Joan de las Peñas, and Noel Arandilla. How come that we make already last February, yung 1 million by 2020, and now the goal is 10 million by 2025. Do you think we can meet that? Can I hear a participation from the group? Yes. Yes. Okay. So, bakit ba tayo nagre-recruit? Pag ang word na sinabi natin is recruit,
antagonistic ka agad ang dating. Awkward ka agad sa paningin ng mga karinig kasi, ay, networking na naman yan. Okay? But, kasi nga, pero if we can understand yung dahilan ng pagre-recruit natin, hindi niya magugustuhan yan dahil sa approach mo. Makukuha mo ang kahit na sinong kinakausap natin dahil sa big why mo. Dahil isinyer mo sa kanya. Yung narinig ko yung isang green jacket natin na yung sa kanilang mag-asawa, it's so amazing, di ba? From Sabongero na ngayon, eh, isa na ring builder. Okay, with another new green jacket. And nakaka-proud ang Italy na ano talaga, overflowing yung mga blessings na marami ng green jacket sa inyo, marami ng CEO sa inyo. To think na Italy is one of the biggest na population for the mga Pilipinos, na yun yung ginagain din namin na hinahangad para dito sa Dubai. Which is pumapasok sa mission ni IMG. Na ang isinishare natin is we are building a legacy. We are creating new business. We are creating new financial industry na we are not already an employee. But we are the already the business owner. We are already the entrepreneurs. Kasi we change already the mindset or the perspective ng mga Pilipino all over the world. Right? So for that, lagi't-lagi, pagka tayo nakikipag-usap sa mga kaibigan natin, kamag-anak natin, we always say it in an emotional approach na what's in it for her? Hindi na para sa'yo kasi naintindihan mo na eh. Pero siya, sa pagpo-profile mo pa lang sa kanya, malalaman mo na na itong kailangan niya. Okay? If you want to become successful doing something, especially recruiting, you don't need a lot of know-how. You need to know why. Totoo yun, tama ba? We need to know why. What's in it for you? Nung kanina, kung napakinggan natin yung si Ma'am Vivian, what is her big why? Yung para sa kapatid niya na sumakabilang buhay na because of the cancer, na kailangan niya maka-earn ng more money to help yung kapatid niya. Pangalawa, para mapahinto na sa pagtatrabaho yung kanyang asawa. What about us? Why we are here as an IMG? Ako, when I joined IMG, 8 years ago, because I joined 2012, September 2012 when I joined IMG. I am 8 years in Saudi Arabia earning 100,000 pesos. Okay? Pero, mind you guys, wala akong naipon for that 8 years. Kasi nga, ang mindset ko that time, it's easy, parang if you have a lot of money earning, hindi ka mawawala ng work. Okay? Pero ano lang ang naipatayo? Nakapagpatayo ng bahay, yes. Nakatulong sa mga kapatid at mga pamangkin, yes. Nabigyan ng magandang buhay ang mga magulang, yes. Pero para sa sarili, wala. We are the breadwinners. So, ibig sabihin, we have to assure that if we are talking to our friends, colleagues, relatives, ipakita natin na ito ay para sa'yo, not for me. Kasi ako, nandito na ako sa loob nito eh. Okay? We really need to know the big why, bakit kailangan niyang pumasok kay IMG. 3 big reasons why I joined IMG. First, nung namatayan ako ng tatay, that I don't have enough long-term healthcare and life insurance, na kung meron ang magulang ko na itinuturo dapat sa loob ng eskwelahan, simula nung pagkabata pa natin, dapat marunong din sila nun. I don't have emergency fund, na hindi ako nakauwi nung namatay ang tatay ko dahil nasa Saudi Arabia ako. Okay? Dahil kailangan ko pa magbayad ng 5,000 riyals para lang maipagpalibing. So, kailangan pa mag-ambag-ambag ng mga doktor para lang may labas sa ICU. So, ipinadala ko na lang kasi I have to be practical. At nang nagkaroon ng Saudization na alam naman natin, anytime, because we are just an OFW, this is not permanent. In a split of a second, pwede tayong tanggalin sa trabaho. Ang tanong, are we ready? These 3 things, nung sinabi sa akin, nung nagdi-discuss sa akin ng IMG, 8 years ka na dyan, friend. 100,000 times 12 times 8 years. It's almost 6 million kung tutusin. Magkano naipon mo? Parang, kung ano? 1.2 million times 8, magkano? Almost 12 million, more than, ang dapat na meron ako. Pero bakit wala ako kahit ano? Why?
because I don't have the financial education na itinuturo ni IMG. Kaya yung parang sinampal ako ng kaliwat kanan. Oh, nga nung meron ka. Eh, you're single. Okay? Gusto mo bang pinag-aagawan o pinagtatabuyan ng pamilya pagdating ng panahon? So that, hindi ako nagdalawang isip na mag-join kay IMG. Okay? Recruiting is 90% why and only 10% how. For example, if we decided to make special offer that if anyone recruits 15 people in 30 days, we will promote them to SMD. Many people would qualify to SMD in less than 30 days. In fact, some of them will qualify in a few days. But this is the big thing, okay? Yes, we are, it's this, eh, parang madali naman gawin ang pagiging SMD, Senior Marketing Director. Ipasok mo lahat-lahat ng kamag-anak mo, SMD ka. Tama? Ipasok mo lahat ng mga, lahat ng, kumikita ka ng malaki, gusto mo maging green jacket, ipasok mo yung 100 mong 50 sa kamag-anak, 50 sa kaibigan, 50 sa saluhin mo, 50 sa gut nila. Green jacket ka. Pero hindi yun ang gusto ni IMG, tama? Ang gusto ni IMG, maduplicate tayo. Ang gusto ni IMG, tayo mismo maging kapareho ng mga mentors natin. Okay? Na makita nila na make it simple, make it doable, easy to understand. And for that, they will share it with others. Kasi we are changing people. Kasi di ba people business tayo? Right? We are doing it not for the benefit ng para sa sarili natin. Di ba nga kaya nga lagi natin sinasabi is, anong tawag dito? This business is for you, but not for you. Tama? For yourself, but not by yourself. Two things. Don't do the business of IMG, pero you build a solid financial foundation para sa sarili mo lang. Kasi ayaw mo mag-share, takot kang ayaw mo ng networking, ayaw mo ipabahagi sa mga kaibigan mo. Pero ginagawa mo yung solid financial foundation. Isn't it that this is more than enough para sa pagiging member ni IMG? Pero kapag ka nabago yung mindset mo at nakita mo na 10, 20, 30 years from now, na-build mo na yung solid financial foundation, why you will not share it? Okay? So what I'm trying to say is, yung pagiging senior marketing director, it is more responsibility. Okay? Why do we do this business? Write down 10 reasons why you do this business. So, kaya nga po ako, pagka meron akong mga kinakausap, at sinasabi nila na, Mayora, kaya ko namang, malaki naman ang sahod ko eh, so kaya kong gawin yung emergency fund, it must be 6 times of your salary. Kung 10,000 ang sahod mo, you must have at least 60,000 of your salary na dapat nasa loob ng banko, anytime na kailanganin mo, meron ka. Eh, meron kang tatlong anak, for example. Okay? Yung tatlong anak mo na yon, 6, 7, and 8. You don't have any preparation for that. Assuming 1 million ang bawat isa, that's already 3 million. Right? Tapos andito lahat sa Dubai. Okay? Nagkaroon ng ganitong COVID. Wala kang kahit na anong emergency fund. Malaki ang sahod mo, yes. Pero lahat na stop sa pagkatrabaho. Okay? Kasi nagkaroon ng... Ngayon po kasi dito sa Dubai, which I know, dyan din na nangyayari sa Italy and all over the world, it happened, na malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng buong mundo. Tama ba? Marami ang nawawala ng trabaho, marami ang sa amin, 50% kaltas, okay? Choice mo, either accrued balance or tatanggalin sa sahod mo, okay? Or force na hindi papasok dahil nga sa nangyayari sa COVID. Kung wala kang kahit na ano, wala kang emergency fund, you don't have long-term healthcare, you don't have any life insurance, and you don't have any investment. Kamusta naman? Kamusta naman? Now, once you discuss this one with the new member at pinalatag mo sa kanya, ano ba ang rason mo? Bakit ka nandito as an OFW? Not as an IMG, pero as an OFW. Hanggang kailan mo ba gusto magstay dito? Right? Anong importante doon? We must do a proper profiling sa mga kinakausap natin. We have to understand
na ang pagpo-profile sa kanila, yun ang magpapakita sa kanila ng realization that I really need to do it for the next 10 years. Kasi di ba? Anong tinuturo sa atin ni IMG? We must have a specific goal. It must be a long term. And we have massa discipline for it. Ganun lang kasimple. Simple siya pero hindi siya easy. Tama? Kasi yung reasons na yon, dapat meron target date. Dapat meron target amount. Dahil pag nakita niya na makakatulong si IMG sa kanya, even if you will not push it, nandoon ang commitment. Nandoon yung eagerness niya to do the business of IMG. Why? Kasi naipakita mo sa kanya, it's for you, not for me. Okay? Nakukuha po ba? Naririnig po ako? Opo. Okay. Mabilis po ba or okay lang? Okay lang po. Okay. So this top 10 reasons, you have to write it with a specific time frame. Okay? It must be smart approach. Specific, manageable. Ano yung R? Smart approach. May timetable. Specific, manageable. Measurable. Measurable. Attainable. And realistic. And may timetable. Time bound. Okay, specific, manageable, attainable, realistic, time bound. Smart approach pag tayo ay nagpapalista sa mga new business associate natin ng ating 10 big reasons. Pag sinabing, for example, meron kang anak na 1-year-old, 17 years from now, magka-college yan. Okay? So dapat, within 10 years, makapag-save siya ng, let's say, 200 dirhams for the next 10 years. Definitely, pagdating niya ng 18 years old, meron na siyang 1 million. Why? Kasi you're putting it in a mutual funds, which nagigain more than 12% based on history. So conservative ang 12%. Simple things like that, pag sinulat mo sa kanya, sabi niya, kaya ko pala yung 200 dirhams. Di ba mas nagigising yung utak niya? Kaya ko pala yung 200 dirhams para sa 1-year-old kong anak. Eh, tatlo yung anak mo. Tama? So, tatlo yung kailangan mong gawa ng educational fund. What about your retirement? Especially if you're a single mom. Di ba? Kailangan mo isipin na meron ka dapat protection. Paano mo ma-assure na 7 years makakapagbayad ka ng 5,882 pesos or 450 dirhams if it is in Dubai for the next 7 years kung sumasahod ka lang ng 3,000 dirham. Right? Doon na natin ipapakita ng friend. If you will just share it with your friends, together with the team, we can help you do it. You just need to put your commitment to us. So isulat mo dyan. Matapos mo yung Kaiser mo for the next 7 years. Dapat hindi maglalapse yan. Dapat laging nakamonitor yan. Kasi that's your goal because that is your for protection. Why? Kasi Kaiser is 3-in-1. It is, there's an investment, okay? There's a long-term healthcare, and there's a protection for it. Assurance na meron ka, mapupunta sa family mo if anything happened to us. Sinasagot niya yung X-curve eh. Tama ba? And then, for example, retirement. So kung ang kausap mo is 40 years old, at gustong-gustong gawin ng business, kasi 10 years na lang siya dito, kung 50 years old gusto niya na umuwi o may 20 years pa siya natitira, malaki-laki yung kailangan niya kung taga Maynila yan. Kung 8 million ang kailangan niya, most probably kailangan niya ng 2,000 dirham na kailangan i-save every single month for the next 8 years. How you will do that kung ang sahod mo is 4,000 lang? Tama? Eh meron ka pang mga anak na pinag-aaral. Kung makikita mo, dito pumapasok na nararamdaman ng kausap natin, concern talaga siya sa akin. Alam niya talaga kung bakit kailangan ko to. Doon mo ipapasok na friend kasi ako 8 years nothing happened to me. Baka hindi tama yung pinag-aaralan natin or ginagawa natin for the past 10 years na nandito tayo as an OFW. Baka ito yung makakatulong sa atin. Why don't you give a chance for it? Eh since nag-join ka na, why don't you write it? Make a time bound for it. And it must be specific magkano kailangan i-gain. Hindi ko yan kaya kasi hindi ako marunong magsalita. That's why there is a team that you can help you for that. That's why there is a team na may maganda na yung technology ngayon. We can do the webinar for it. Let the trainers do the presentation
Pero ang importante at the back of your mind, I have to do this. I have to share it with my friends. Kasi nakatulong para sa akin. You get the point, guys? Okay? Hello? Opo. Don, okay ka lang? Don. Okay. Now, it is very important that we must have a prospect list. For sure, ang bawat isa sa atin, ang laman ng ating prospect list, ang laman ng ating mobile, minimum of 500 person ang nandiyan na friends natin. Tama ba? Maximum na sa 5,000. Yung iba nga sobra-sobra pa, hindi na makapag-add eh. So, ibig sabihin, ganun kadami ang kaibigan mo na dapat mong sharean. Kasi hindi mo naman yan i-add kung hindi mo siya friend. Right? Unless gusto mo lang mag-TikTok araw-araw at lahat ina-add ka dahil ang galing-galing mo mag-TikTok. Okay? Unless you just want to show off. Okay? Unless gusto mo lang na pinag-uusapan ka sa social media. But we're not like that. Being a member of IMG, ginagamit natin ang social media assuring na dapat every single person na nakakakita ng pinopost natin is pumapasok sa isipan niya na ang galing naman ng post na to. Ma-share niya. The mere fact na sinyare niya yun, nagustuhan niya yun, may nag-sink in sa puso niya nun, na gusto niya rin gawin yun. So why don't you take it as an opportunity para kuhanin mo na, isulat mo sa prospect list mo. Write the name together with the email ad, mobile number, and birthday. Bakit importante ang birthday? Para mabigyan mo ng quotation for Kaiser. Remember, the business of IMG is in Kaiser, right? So meaning, all of these particular things na dapat nating ilagay, isusulat lang po yan. So syempre, tayo ay ano na ngayon, may technology na. So pwedeng ipasok natin siya sa Google Form or may pwedeng i-Excel sheet na natin siya. Okay? So for us, isa rin po yan sa kahinaan namin dito sa Dubai na hindi na naka-continue yung pagpo-prospect list. Even us as a green jacket, as a CEO, okay, we have to do it every single day. Di ba nga sabi ni Sir Joen, you will not be an effective leader or builder if you are not creating new business associate every single day. Okay? Kasi nandun yung business ni IMG. And how you will do the mission because of that. Hindi po pwedeng nakafocus ka lang sa mga members mo. Dapat you're creating a new one. Okay? The prospect list is our inventory. Right? If sabi nga dito, if you own a restaurant, your inventory is food. If you own a grocery, your inventory is grocery. If you run a repair shop, your inventory is spare parts. But for us, since we are people business people, okay, ang inventory natin is tao. Gaano karaming tao ang kailangan kong matulungan para nang sa ganun, makapareho ko din sila na uuwi ng Pilipinas as an entrepreneur as well. Okay? So we are in the people business. Our inventory is in the prospect list. No new list, no new names, no new inventory, and you're out of the business. It's true, tama? Pero for sure, in every situation naman, in any kind of business, meron tataas, bababa, tataas, bababa. Ano yung kagandahan sa atin? Naging SMD ka, tinamad ka, napagod ka, nagpahinga ka, di ka na nagparamdam. Pagbalik mo, you're still an SMD. Okay? Kasi si IMG lang ang may forever. Si IMG lang ang may forever. Kaya IMG, marami na pong karanasan na dumumasok sa iba't ibang mga businesses, masok sa iba't ibang mga groups, pero at the end of the day, kay IMG pa rin bumabalik. Why? Kasi hindi greedy si IMG. Ang gusto lang ni IMG, you build your own solid financial foundation and share it with others. That's it. You have to be successful. Yun ang kagustuhan ni IMG. Okay? So prospecting every day, create a habit and culture of getting names and lists. You cannot expect to go into a business and do PPL one time only. Okay? So refresh every day, add names, don't eliminate, always carry your list with you. Ito yung minsang nakakalimutan natin. Pansinin natin, pag ang kausap natin is
5 years old hanggang 10 years old. Pag pinasulat mo yan ang kanilang dreams, ang bilis nilang magsulat. Pag pinasulat mo yan ang kanilang mga goals in life, ang bilis nilang magsulat. Goals ang pinag-uusapan, ha? Pero pag ang new member natin, pasulatin mo ng 10 goals. It will take time. Why? Kasi there always be a subconscious mind na magsasabi, may doubt na kagad. Pag, kasi nasabihin niya, ay, hindi ko kaya magpatayo ng bahay. Kasi matanda na ako, eh. Tsaka okay na ako sa simpleng buhay. Diba? May mga ganun kagang pag-iisip. Ay, hindi ko kayang i-gawin to. So, ganun din siya sa pagsusulat ng mga PPL natin. Difficult for us to do kasi there will always be a doubt na ay, hindi ito magjo-join kasi marami itong utang. Ay, hindi ito magjo-join kasi ano to, mayaman na to. Ay, hindi ito magjo-join, marami na itong business. Remember guys, sabi nga ni Sir Joen sa kanyang leader's call last time, dalawa lang ang pwedeng matira sa mundo. Spiritual and financial. Spiritual, all the blessings and all that good things happen to us. Si God lang ang pwede makagawa nun sa atin. Lahat na nangyayari, mga challenges, obstacles right now sa buong mundo, si God lang ang pwedeng in a split of a seconds kaya niyo mabago lahat. Tama ba? Second thing, financials. Right? Financials in a sense na ang lahat ng gusto nating makamit sa buhay natin, may kaakibat yan na financials. Ang tanong, are we ready for that? If we are not sharing it with others, or tayo lang ba? Do we need to be greedy na dapat ako lang ang green jacket, ako lang ang CEO, ako lang ang SMD? No. The more you have more CEO, green jacket, SMDs, MDs, field associate under you, the more na mapapabilis yung pag-uwi natin sa Pilipinas. The more na mas maraming OFW ang magiging entrepreneur. Hindi na natin kailangan ng mga dayuhan, tama, sa bansa natin because we can already build on our own. Because we already changed our mindset. And how it will start? It will start from writing it in our shared list. Okay? So we have to contact our prospect every day. Follow up it every single day. Okay? Maintaining a PPL is like a businessman looking in the inventory every day. Diba ganun din tayo? I am a stock controller in operating theater sa Sulaiman al-Habib dito sa Dubai. So, kailangan kong siguraduhin na lahat ng stocks ko is available pag may kaso. Kasi pag hindi available, patay ang pasyente. So, kamusta naman? So, ganun din yun dito. If we don't have enough inventory sa lahat ng mga prospects natin, if we don't have a proper inventory sa lahat ng mga nakakausap natin, how we will follow up? Okay? Guilty beyond reasonable doubt, I'm on the process of doing it still. Okay? Kasi nga, ano tayo eh, dumaan tayo ay nasa senaryo na 30 years tayong sanay na walang nagsasabi sa atin ng ganito. All of a sudden, binabago yung perspective natin. Tama? So, we really need to do it. All of us, walang exemption dyan. Even sina Sir Joen, sina Sir Bart, sinasabi nila yan. Every day meron silang kinakausap. Kahapon lang nakikinig ako sa kape at salita. Sabi nila, sila mismo nag-EFC pagka merong kumukontak sa kanila through FC kasi may mga cold market dun eh. Kasi ina-announce nila yun, di ba? So cold market na yun. Pag sa kanila tumawag yun, sila mismo nag-FC, hindi na nila binibigay sa team nila. But they are the builders already. Right? So what about us? Okay? Create the habit of prospecting. Great builders are great prospectors. You cannot build a big business unless every one of your team was member sa prospect list mentality. So we have to duplicate ourselves. Dapat hindi lang tayo. We make sure na every single SMDs, MDs, field associate under us, meron sariling prospect list. Okay? So, we really need to create that one. Sale people look for a sale to get paid. Builders look for prospect to help and build. Ito yung pagkakaiba natin. Kaya nga diba, pagka tayo nagdi-discuss ng IMG, hindi naman natin sinasabi na we are agent. We are a salesman. No. Ano yung sinasabi natin lagi? We are a financial educator. Ipapakita namin sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mag-fit para sa iyo based on financial checkup na ginagawa natin. And for that, doon makikita ng kausap natin gaano kahalaga ito para sa kanya. Okay?
Prospect list is the weapon of a builder. A builder without a good PPL is like a soldier without arms. Naalala ko yung sinasabi kanina dun sa video kung napanood natin. She started in 3. Pero sa 3 na yon meron siyang siyam or 8 na SMDs. Dun sa isa may 6 siya. Dun sa isa may 4 siya. And under nun may mga SMDs pa. So, wag natin kalimutan yung sinasabi natin sa system, 3-3 in 30 days. Kasi mas madaling makumausap ng 3 kaysa kumausap ng 10 na 0 ka rin at the end. Tama? Pero yung 3 na yun, yun yung magkikreate ng more SMDs and builders under you. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang tayo dapat. Dapat yung lahat ng under natin, we are asking for the prospect list and we must write it. Okay? Your prospect are your natural market. So, there are two things sa mga market natin. We have warm market and cold market. So, ibig sabihin, it is very important na isusulat natin mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, classmate natin ng high school, classmate natin ng college, mga kasamahan natin sa trabaho, dito or sa Italy or sa Dubai. Okay? Lahat yan, lahat ng circle of friends natin sa iba't ibang klaseng organization, we must write it. Yun yung mismong inventory natin. No exemption. According to one of my SMD, si SMD ni Reggie, si Kuya Bay, as long as humihinga at Pilipino, prospect. Okay? Di ba? Basta humihinga yan at Pilipino yan, prospect yan kasi nangangailangan ng pera yan. Kailangan niya ng financial education. Okay? Natatawa si Don. So sabi nga dito, you see your child jump into the pool. Did you teach him how to swim? Then you see your child drowning. What will you do? You have to help him. Ang tanong, do you know how to swim? In connection to this, ang pinag-uusapan dito, a family member has a big financial problem. What will you do? Pauutangin mo ba o tuturuan mo? Being an OFW, lahat tayo OFW guys, nung hindi pa tayo IMG, pag nangutang sa atin ang kamag-anak natin, sulat sa tubig. Tama? Yun lang. Pahiram naman ng 5,000, pahiram naman ng 2,000, pahiram ng 10,000. Okay? Bibigyan natin yan. Why? Ako kasi no, nasa Saudi ako, ganun ako eh. Lagi ako nagpapautang. Utang na walang bayaran. Kasi pag kamag-anak, congratulations mo na talaga. Hindi pala yun yung tama. Kasi hindi ka pala mabait na kamag-anak pag ganun. Okay? Ang dapat palang gawin natin, we will teach them the financial education. And how it will start? Start with budgeting. Tama. Pag nagpadala ka ng 10,000, saan napunta ang 10,000 mo? Hindi ibig sabihin nun, ikinukwenta mo. Pero sa totoo lang, kinukwenta mo naman talaga. Siyempre, if you're already an IMG, you know already how to do the budgeting. Right? So, ibig sabihin, yung 10,000 mo, pagbayad ka ng bahay, ay, kung may bahay ka na, tubig, ilaw, pagkain, at kung ano-ano pa. Paglabas, papunta ng Jollibee, or kung ano-ano pa. Pero let's face it, hindi naman talaga natin ginagawa yun sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Bakit? Kasi nahihiya tayo. Kasi, ganito yan. Ang pantapat natin para makasama natin sila is yung maibigay natin sa kanila by the material things, which is not good. At the end of the day, pinakamasarap pa rin para sa isang magulang ang makasama ang anak niya pag nagkolehiyo na yan. Pinakamasarap pa rin para sa anak ang makasama ang kanyang magulang, okay, habang tumatanda para siya na mag-aalaga. Pinakamasarap pa rin para sa mag-asawa ang nasa abroad ang isa at nasa Pilipinas ang magkasama sila para makapagtayo sila ng sarili nilang pamilya. You get what I mean? It's all about changing the mindset yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas by teaching them financial education. Okay? Nakakasunod po ba? Yes po, nakakasunod po. Thank you. Okay. So, para hindi tayo utangan, kailangan turuan natin sila. Okay? Para hindi tayo utangan, kailangan turuan natin sila. Teach them how to swim. Hindi bigyan mo lang
hindi, kumbaga, ituruan mo, hayaan mo siyang lumangoy ng sarili niya, pero dapat sinasabayan mo siya. At para masayabuyan mo siya, dapat marunong ka rin lumangoy. So, ganun din dito. You cannot share what you don't have. Right? Hindi mo siya matuturuan na mag-save kung ikaw mismo hindi ka marunong mag-save. Hindi mo siya matuturuan mag-budget kung ikaw mismo hindi marunong mag-budget. Okay? So, financial intelligence is very important. Do you know how to help them increase their financial intelligence? Siyempre, it is very important to let them attend the training. Hindi hadlang si COVID. Sabi nga, napakaraming mga builders natin sa Leaders Call. Amazing ang Leaders Call, guys. Kasi, naa-amaze ka dahil everyday, tuwing nagpe-present sila, meron silang bago, join on, join on. May COVID na ha. Pero meron pa rin join on, join on. Marami pa rin sila nagagawang event. Marami pa rin sila nagagawang book study and book presentation. What's the meaning of that? Kasi hindi hadlang ang kahit na anong challenges katulad ni COVID para ihinto ang business ni IMG. Why? Kasi hindi porket may COVID, wala ng internet. Hindi porket may COVID, wala ng webinar. Hindi porket may COVID, wala nang mga training na katulad nito. And I'm so thankful with Dawn kasi she gave me an opportunity to share it with you guys na makapag-share lang po ng konting kaalaman namin. Sana hindi ko kayo ma-disappoint. Okay? And we are inviting you also to attend to our training as well and give us some presentation. Kasi we're just one family. Right? Okay. So for that, we really need to do a prospect list. Make sure you see each person on the list as an exciting part of your future. Make this list a start of an exciting business adventure. From the list, you will build a business and potentially transform the lives of the people on it. Kaya nga, di ba, pagka tayo nagsusulat ng prospect list, ang tingin natin sa kanya, magiging senior marketing director to. Ito magiging green jacket to. Ito magiging executive vice chairman to. Ito magiging senior executive vice chairman to. Lahat kami pupunta kami sa Italy kasi part yun ng aming travel with free. Right? So, bawat isa, pag nakikita mong ganun, nagki-create yun ng isang dimension, it will happen. Why? Kasi meron ka na kaagad declaration para sa sarili mo. You're giving a person already how to become a successful one. Kasi kini-create mo na siya sa utak mo eh. Pero syempre, it must be an execution for it. How it will happen? Start with prospecting. Start with inviting. Right? At huwag tayong magsasawang mag-follow up. Okay? So, ano daw yung sinasabing Machad? Machadi approach. Paki-share nga, what is Machadi approach? Mr. Nino or Hansky? Wala na, hindi na ako narinig. When you say Machadi approach, okay? Yes, Mayara, you're calling my attention po. Yes po. Ano ang ibig sabihin ng Machadi approach? Okay, Machaday. Mayora, pasensya na at nasa prayer meeting ako in the other line. Sorry. Okay, it's okay lang po. Pasensya po. Maririnig ka rin ng ko kasi naka-other line ako. Okay, no problem. Sige po. I will answer you later po. Thank you. Machadi. Pag sinabi mo Machadi, married, ang Machadi is a prospect profiling ng mga kausap natin. Married, age, children. Ano pa yung iba? Hindi ko makita eh. Wait lang. Sino niyo nandiyan? Doon, paki-check mo nga ano yung iba pa? Children, house, okay. Mortgage, dissatisfied, ambitious, income. Very good. Thank you, May. Si May ba yan? Yes. I love you, May. Oh, di ba? Ganyan ang team. Pag you need help, may sasagot ka agad. So, married ba yan? Age, anong edad niya? So, sa financial check-up, nahahati yan sa tatlo. 20 to 30, yan ang tawag natin yan ni single, ang focus niya ni investment. Okay? 31 to 40 years old,
single with kids, kaya kasama doon siyang profiling natin. Ang hat, ang approach natin dyan is may takot yan, may fear yan. So ang latag natin dyan is protection. Okay, so latagan mo kaagad ng Kaiser and education para sa anak kasi may fear yan eh. 31 to 40, kasama din yun doon yung ambition or yung binabanggit natin kanina. 31 to 40 hanggang 50 years old, kailangan ano ka na dyan. Walang paligoy-ligoy, kailangan mo ng Kaiser. Kasi pagtatabuyan ka pagdating ng panahon, wala ka kahit ano. 30 years ka na dito, nothing happened to you. Sometimes we need to be harsh or to be rude in a way na maiintindihan nila, this is not for me, it's for you. Pero you will say it in a very nice way, of course. Okay? So, pag na-profile mo na siya ng ganun, ang susunod natin gagawin is ipapakita na natin sa kanila. Sorry guys ha. Nakabahan ako eh. Okay. Dami namin natututunan. Go lang. Okay. So 100 na yon, meron kang 25 prospect list na ifo-focus. Kasi naka-identify na doon sa profile mo, ah, ito married to. So makikita mo na dyan, ah, ito yung priority nito. Nakuha nyo? Yung priority nito, kailangan fear yan kasi single mom yan. Kasi machadi approach na yung ginawa mo. Ambition, marami sa atin na OFW na kung ano yung trabaho natin ngayon, hindi yun yung talaga natapos natin. Tama? Ako, I am a mass communication by profession, pero sa hospital po ako nagtatrabaho for 15 years already. Okay? Walang connection, pero how come nasa loob ako ng hospital? Okay? So, why? Because we're just talented, guys. Of course. Di ba? By default naman yan sa mga Pilipinos and sa different nationalities din naman. It's because the big why. We will do whatever it takes para ma-meet yung goal natin. That's why we're an OFW. Tama ba? Okay? Dissatisfied. We're always dissatisfied with our work. Di ba? Sa active income natin. So, nakakalungkot dahil hindi tayo satisfied pero wala tayong choice kasi wala tayong other option. So for that, IMG will be the opportunity para ma-grasp natin yung goal natin by doing the business of IMG. Okay? So ito, this is very important. Don't pick a winner too early. Some people recruit a person with 6 or 7 points and think they found a superstar. Don't celebrate too soon. It's impossible to know. It's true. Meron nga tayong sinasabi, minimum of 5 years in IMG. Consistent, ha? Magtatagal ka kay IMG, you will become a successful one. Tama? Kasi nga dito, ang number one ditong binabago, naalala ko sinasabi ni Carmela nung isang araw, nasabi niya, dati suplada siya, di ba? Sabi niya, dati hindi siya palabate, hindi siya friendly, pero ngayon, napakarami niya ng friends. Kasi naman, may CEO and green jacket under niya. Gano'ng kadami yun, guys? Gano'ng karaming OFW yung natulungan niya? Okay? So, what's the meaning of this? The more na tumatagal ka kay IMG, the more na nababago yung character mo. The more na nababago yung attitude mo. Kasi, your mindset and your heart is always, I want to help this person. It's like that, tama? I want to help this person kasi lubog na siya sa utang for the past 10 years already. Kailangan ko siyang matulungan. Tama? So, ibig sabihin, hindi mo siya tinitingnan na K200 annual at you are 47%. It's not about that. Tinitingnan mo siya na you need help kasi you don't know how to manage your money. I've been like that for the past 8 years already. Okay? Pagka ganun ang approach natin sa mga kausap natin, believe me guys, hindi magdadalawang salita. Lalapit yan sa'yo. Tulungan mo nga ako, paano ko i-manage yung pera ko? Kasi naramdaman niya, concern ka sa kanya. Okay? Pero, huwag tayo mag-celebrate din kapag ka masyadong yung mga nakausap natin, ang galing mag-present, attend ng attend sa office, or kung walang office, attend ng attend sa webinar, kasama mo sa field, naging SMD within 1 month, pero after nun, di na nagparamdam. Marami din ganyan. Kaya nga sabi dito, don't celebrate too soon. You will not know the you will never know a superstar too early. Kailangan, it will take time.
Again, ano yung maglalabas doon? Yung big way niya. Kahit hindi mo yan kausapin, kahit hindi mo yan i-push, because of the commitment, because of the big why, because of the eagerness that they have, it will push through. At yun yung magiging superstar sa kanya. Hindi ka magugulat kasi alam mo kung anong big way niya eh. Tama ba? So, workshop. So, we have a 20 minutes workshop kasi ginagawa namin po ito sa office na meron tayong prospect list. So, I will just make it as an assignment for Italy team. Si Don na ang bahalang mag-check niyan. Okay lang ba? Sure po, ma'am. Okay po. So, pakibigyan na lang sila pag nag-meeting kayo. Bigyan mo na lang sila ng assignment ngayon na dapat gumawa sila ng prospect list. At least, doon sa 100, may 25 doon. Based on Machadi approach. Okay? Then, ikaw ang magdo-double check doon. Or yung mga CEOs and SMD string jacket for that. Okay. Siyempre, personally, meron din po tayo. Okay? Okay po, ma'am. Thank you. Thank you. So, 100 names list and top 25 prospect list. So, sabi dito, ikaw, kung mag-start ka dun sa 25 na PPL mo, out of 25, lima lang ang magjo-join. Tama? Tapos yung lima na yon, nag-create din siya ng 25 PPL, out of 25 na yon, na kinreate nung lima, yung 20% doon, may 25 na nag-join. By default, you're already an SMD. Kaya nga 100, di ba? Tama? Kaya nga 100 ang pinapasulat natin. Kasi 1 is to 10, guys. Right? Hindi porkit nagsulat ka ng 10, magiging marketing director ka na. No. Magsulat ka ng 100, you will become a senior marketing director. Magsulat ka ng 500, you will become a CEO. Wait, there's more. Hindi porkit nagsulat ka, eh magiging green jacket o CEO ka na. May kasunod yun. Kaya po may susunod tayong WCS2, which will be conducted by Don, or kung may invite niya yung ako or kung sino man, we're just here to help. Okay? Dahil may WCS 2, 3, 4, and 5. Kaya nag-uumpisa pa lang po tayo ng training. Ngayon po is just a WCS 1 na share list. Okay? So, as we can see here, out of 25, nag-create ng panibagong PPL, it's 625. 20% of that one, there's 125 joined. My God, guys, imagine gano'ng karami ang ating matutulungan all over the world if we will just do properly the prospect list by the Machadi approach. So if your team is struggling, check your team PPL and agenda for approach, invites, or appointments. Ito na po yung kasunod. Pagka tayo nag-prospect list, ang susunod nating gagawin is, syempre, appointment. Tama? Sa in-appointment na natin na yon, sa 10% na nag-join after 2 follow-ups, 20% na nag-join after 3 follow-ups, 80% join after 7 follow-ups, 87% of the agent quit, give up after 2 follow-ups. Ito ba? Kasi karanasan po namin yan sa Dubai. Hyper-hype na hype ka. Parang you're so eager to become a senior marketing director. Ang dami-dami mong prospect list. Ayaw nito, okay lang. Marami pa naman akong listahan. Hindi mo na na-follow up. Magugulat ka na lang pagdating mo sa office. Remember na pala yun. Parang nakausap ko na yun. Iba na pala yung nag-follow up. Siyempre, nataniman na yan eh. It came from you. But you, she is so lucky kasi nakilala ka niya. It's because of IMG. Matutuwa ka na lang kasi wow, nandun na siya sa opisina. I'm talking about my experience, guys. Hindi ako nakapag-follow up. Pinalo up ko lang siya ng 2 beses. Anong sabi dito? Huminto ako ng 3 beses. Kailangan pala mag-follow up ka ng 7 beses. Kasi sa 7 beses pa lang, doon pa lang may magjo-join. Okay? We will never quit. Ang number one, di ba sa Jumpstart, dinidiscuss yan? Part ng mga failures, pagka ikaw ay nag-quit, chaos, yung mga ganyan. Okay? So, ano yung binabanggit natin dito? You want to become successful? Don't quit. Madali lang naman mag-quit kay IMG. Huwag ka lang magparamdam. Quit ka na. That's it. Pero nakalimutan mo na yung paghihirap mo. Nakalimutan mo na yung goals mo. Nakalimutan mo na yung dreams mo. Tama? Nakalimutan mo na yung 10 big reasons. Why did you join IMG? Nakalimutan mo na yung 10 big reasons. Bakit ka ba OFW right now?
Bakit ka ba nandito at malayo sa anak mo? Bakit ka ba nandito at malayo sa magulang mo? Bakit ka ba nandito? Para magpa-cute lang sa Dubai? Para magpa-cute sa Italy? Or you have a goals? You have a dreams in life that you want to meet? Okay? So again, sabi dito, prospect list, again, approach, contact or invite, don't allow anyone to invite without orientation. So definitely, pagka tayo nag-invite, meron din po tayong approach dyan. So, lagi-lagi, there must be a mentor who will help for that. Okay? Magpaturo po tayo. Kaya nga meron tayong training din about presentation. So, nasa WCS3 naman yan. Presentation po yun. Okay? And then, startup interview. Ang startup interview, dapat kasama ang mentor dyan. Hindi pwedeng kabago-bago mo, natutunan mo lahat. Ito pa yung nagbibigay ng disaster, guys. Yung babae, pinresentahan. Eh, may asawa. Pagdating ng bahay, nagkwento kasi, ganito lang pala, dapat pala mag-create tayo ng 200 dirham para sa anak natin, 500 dirham para sa protection natin, 300 dirham para sa retirement natin. Sabihin ng asawa mo, ano yan? Scam? Hindi mo alam pa paano i-present. Eh ngayon, mababaw pa naman ang knowledge mo kasi first time mo nakinig, asawa mo yun. Pakinggan mo yung asawa mo. Ano, baka scam yun kasi paano mo nga naman gagawin yun? So, it is very important that if you are inviting, especially husband and wife, dapat po mag-asawa yung pagka dinidiskasan. Okay? Kaya nga, di ba, minsan sa bahay or dadalhin mo sa office or kung saan, dapat magkasama pag mag-asawa. Pagka hindi po kasama ang asawa, make sure na babalikan. Together with the mentor, not only you. Okay? Kasi pag may mga tanong yan at hindi mo masagot, disaster po ang tawag doon. Nakukuha? Okay. Siyempre, to do the business of IMG, dapat meron kagad fast start pag nag-join na yan. How to do the business of IMG? That's why we also have the training for Jumpstart. Okay? Then, doon napapasok yung duplication. Dapat ma-duplicate ka na. And nakakatuwa si Don kasi ang dami niya ng green jacket, ang dami niya ng CEO, okay? At ang dami-dami niyo na dyan na being a builder in Italy. Nakaka-proud yun, guys, kasi we are already duplicating the three big builders, right? So, we must be proud for that, but hindi dapat boastful, hindi dapat mayabang. We have to be low profile kasi nakikita nila na we are really practice what we preach, okay? Sabi nga, to duplicate, the role of a trainer is to duplicate the new trainee in a systematized way. The role of a new trainee is to duplicate a successful builder. So it all starts with the prospect list. A true builder never runs out of prospects. So, inulit lang po yan. So imagine, nag-start sa'yo, dun sa 25 na sinulat mo out of 100. Then yung 25 na yon nag-create ng panibagong 100. May 25 na lumabas. And so on and so forth. So it's just a duplication. Okay? So check nyo to. We're talking about the history. 1971, Starbucks opened first store in Seattle. 1987, 17 outlets, one outlet per year. 1988, 33 outlets, one outlet per month. 1989, 555 outlets. 1992, 165. 2006, 12,440 outlets. What's the analogy for this? The psychology for this is 1971 and 1987, there is almost 16 years to build. We're talking about Starbucks. What about us? According to William Jennings Bryan, the greatest things ever done on earth have been done little by little. Baby steps. Paano ba tayo naging green jacket? Paano ba tayo naging CEO? Baby steps, tama? Nag-start tayo sa 10 big reasons why we are an OFW. Kasi hindi mo pa love si IMG at first eh. Kaya nga kanina pinagsasalita natin senior marketing director eh. Kasi may sinasabi na yan. May napatunayan na yan. Tama? At first, hindi mo mahal si IMG.
Pero habang tumatagal ka kay IMG, lumalalim ka. Okay? Kung titingnan mo itong slides na to, there is 16 years na binild. Ganon din si IMG. When it started? Kailan nag-start si IMG? 1998, tama. Okay? IMG yun. What about WFG? Started for so long. Kay Swan Nguyen pa lang. Right? Pero sa kanila pa lang, makikita mo that it works. Okay? Gano'ng kaganda yung puso ng 3 Big Builder para malaman na ang goal nila is to help so many Filipinos all over the world to give financial education. Right? Ibig sabihin, they are so selfless. Relentless ang kanilang mission na all Filipinos all over the world, okay, ay maging successful. How good is that? Diba? Makikita mo talaga na yung kanilang puso to share and to help is to give financial education. Okay? So kung makikita natin dito, recruit solve all the problems of the business. When you have no appointments, recruit. When you have no money, recruit. When you have no momentum, recruit. When you are frustrated with your team, pwede kayong sumagot. Recruit. Kuya Bay ba yan? Ako. I love you, Kuya Bay. One of the SMD na under ng SMD ko. When your team doesn't recruit, everybody, recruit. 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 Lahat po tumigaw. Bawal when ang tama sa complains, recruit. Recruit. When your team loses the dream, recruit. When your team has no excitement, recruit. Wala kayo. When your team misses a meeting, recruit. Recruit. The market drops. Kaya nga, wala kong team. Saan? When somebody quits, recruit. Super star disappears. Recruit. You're feeling down. Recruit. Think about your family. Recruit. You have somebody. Recruit. You want to be somebody? Recruit. You have to be a party. Shopping. Recruit. Recruit. Car breaks down. The traffic recruit. You want to win. Wants to win. Recruits will solve all your problems. So you recruit, recruit, and recruit. Ibig sabihin, pagka meron tayong 100 at lahat ng yon hindi nag-join, ibig sabihin, hindi ibig sabihin nun talo ka na. Kasi you still have a lot of dreams. You still have a lot of goals. You still have a lot of things na kailangang mangyari. And that is only to recruit. Ito yung laging sinasabi ng 3 Big Builders. Pag nagsabi ng no ang mga kausap natin, it doesn't mean na hindi niya gusto. There are so many things bakit hindi siya nag-join. Pwedeng hindi pa siya ready financially. Okay? Pwedeng hindi niya masyadong naintindihan yung presentation mo kaya kailangan i-follow up mo. Okay? Hindi pwedeng na-scam siya, natatakot siya. Okay? Kaya kailangan ulitin natin ang pagpe-present. Or pwedeng wala siyang interest. Pero yung mga sample na sinabi ko, kung bakit hindi siya nag-join, hindi ibig sabihin nun, walang pumukaw sa kanyang isipan sa mga sinabi mo. One thing is for sure, meron at meron yan. Because we're talking about life. IMG is about life, guys. Hindi ito about business lang. Hindi ito about savings lang. It's about life. When we are helping people, when we are sharing about financial education, we're teaching already. We're giving hope already. Okay? We're giving already an opportunity for the 10, 20, 30 years na wala siyang alam paano siya magiging successful sa buhay. All of a sudden, pumasok ka because you are already a blessing. So we are blessings to all our team. Right? We are blessings para sa mga members natin. We are blessings sa mga nakakausap natin.
it's just so happen na hindi lang natin sila na-follow up. So, huwag tayong titigil, okay? We really need to do it together as a team. Talk to many people many times. Even you talk to one person, talk to him in many times. If you talk to him one time, he may say no. If you talk to him 3 or 4 times, he may still say no. But if you keep on talking, he may say yes someday. So more talks, more recruits. Okay? Less talk, less recruits. So no talk, malamang no recruits. Okay? So remember, it's a number business. The more you talk, the more you contact, the more your chances you have getting a yes. So I'm done. Thank you very much. I hope hindi ko kayo na-disappoint sa presentation ko ngayong gabi. And again, my name is Christina Pepito. Congratulations to everyone who attended this training. I hope may natutunan po kayo. Thank you. We're open for question and answer and 3-minute sharing again. Kung meron pang gustong mag-share. Thank you, Don. Thank you rin, Ma'am Christina. Ganda ng training. Dami ka tawa. Nakakatawa ba? Gabi siya. Yung, ano, yung, alam mo yung baga kami, panood ni Matatoy para ang pinagsasampal dito. ano, wake up call. Ayan, member sharing 3 minutes, Date John. May volunteer po ba yung team ng ano ng Italy? Ako muna ha, tapos merong susunod sa akin. Kung wala, edi magtatawag kami ni Ma'am Christina. So, pwede yes. ba Ma'am Christina, isang... Team Italy, tapos team nyo din dyan para marinig namin din kung ano yung ano nyo, sharing. Sure, sure, sure. Sige, sige. Pero sure. First, tayo muna mag-share. Okay, start from you. Kailan ba ako nag-join? Saglit, titignan ko yung first plaque ko. Yung first promotion ko, nalimutan ko na. Date join. So, July 16, 2012, naging marketing director ako. So, ibig sabihin, 3 months. Bago, ay 2 months ako nag-run nun. Di ba marketing director pa noon, 2012? Oh, yes. Yes, yes. Oo, yun. Niran ko yung aking marketing director noon, 30 points dati ng marketing director. So, trainee ka, associate, field leader, assistant marketing director, plus marketing director. Tama? Yan. Yes. Doon po ako nag-join. And then, na-promote ako na marketing director noon, which is SMD na. Na parang napalitan lang siya eh nung 2016. Okay po. So 2012 na promote ako marketing director. So kinonvert nila kasi nagtanggal sila ng mga ibang promotions noon na field leader, assistant marketing director. So na-convert yung marketing director ko sa SMD nung 2016. Your present position. So ang present position ko po is CEO ng IMG. So, CEO marketing director ako ng IMG at saka qualified ng million ring earner kasi hindi ko pa nakuha yon. Why galing, are galing. You? Nabi-share mo sa amin yan? Paano mo ginawa yan? actually, ginagawa ko yung mission kasi alam nyo ba na ako ay product din ako ng broken family, okay? Alam yan ng lahat, hindi ako lumaki sa, hindi ko nakita yung papa ko nung ako nagpunta ng Italy. Tapos yung mama ko, ngayon ko lang siya, nagiging okay na kami ngayon. So lumaki ako ng walang magulang sa tabi, okay? Naging broken family ako. Hindi ko rin nakuha yung gusto kong course na gusto ko, na yun yung fine arts. Okay po, so at age 16 kasi nandito na ako sa Italia, nag-working student ako, tumulong na ako, nagpapadala ako sa mga kapatid ko kasi nag-aaral sila. Andun na yung mission sa akin eh, naranasan ko na mawalan ng pamilya, hindi ko naranasan ng pagmamahal ng nanay at tatay, hindi ko maranasan na makuha yung gusto kong course. Okay, na pinaglalaban ko yan dati, sabi ko gusto ko ng fine arts, gusto ko ng fine arts, pasado ako sa, alam niyo yung ano, yung, di ba yung, para, anong tawag na doon? Para sa scholarship, nakapasa ako. STFAP. Sa UP ba yan?
Actually, sa UP Diliman ako nakaano nun, pero alam niyo, dinala ako sa Italia. Ah, nako, ang away namin ng mama ko nun, todo iyak ako. Sabi ko, ang haharapin ko pala dito ay Inidoro, which is, alam ng mama ko yan, ilang taon kami nag-aaway niyan. Hanggang sa, andun na yung mission ko na parang every Filipino, actually pwede ko siyang ipagdamot eh, kasi alam ko na paano mo maman, di ba? Alam mo na lahat, pero andun yung puso ko na, na-try ko, parang every Filipino na nakikita ko, parang sabi ko, nasa abroad siya, may dahilan. Kasi may dahilan, may pamilya siyang naiwan, ayokong mangyari na maging broken family sila, kasi walang pera, na lumaki yung mga bata, malayo sa magulang, kasi walang pera. Alam niyo yung pagtanda nila, babalik sila kasi walang pera. Dahil yun sa kakulangan eh, ng kaalaman. So yun na yung naging mission ko na hindi na mawala sa akin. Kasi actually, bago ako na-promote ng mga executive, green jacket, alam niyo, natulog ako for 4 years. So natulog ako for 4 years, bumalik ulit ako, senior marketing director na ako. Na pinilit ko siya ang kalimutan, pero hindi. So sabi ko, Lord, siguro ito yung calling mo sa akin. So gagawin ko hanggang sa hindi ako nag-recruit ng marami. One step at a time. Isa lang. Isa. Focus ako dyan. Isa lang. Basta lahat ng matututunan ko, ituturo ko dyan. Hanggang sa hindi ko alam, sila pala yung nagiging duplication ko na hanggang lumalaki na sila. Basta wala akong pakialam dati sa income. Binibigay ko lahat ng alam ko dyan. Hanggang siguro, blessing lahat ng nangyari sa akin. Kaya, mission na pala yung tawag ko doon na hindi ko alam nung una. Yan, mission na pala yun. Basta ginagawa natin, follow the system lang. Okay, so what did you learn from this training? Actually, ang dami kong natutunan. Siguro yung iba, alam ko na pero hindi ko pa alam sa sarili ko na yun na pala yun. Parang yung mission, di ba? Ginagawa ko na pala pero yun pala yung mission ko. Parang gano'n. So, itong training na to, alam niyo yung na-wake up ako na sabi ko nga, actually may 6 na closing ng MBL at saka marami pa actually pagkatapos ng lockdown nakapila yan. Kaya mag-i-email pa ako ng mga forms na kailangan ko kasi maraming may gusto ngayon nung insurance investment natin. So sabi ko, ay, kailangan pala, sabi ko. Sabi ko, yun lang pala, match up tayo para pati ako may record. Sabi, okay, sige. Match up tayo, match up. Sabi ko eh, alam niyo yung nagising ako talaga na habang ginagawa mo yung mission pala, marami din pala dapat na i-correct mo rin. Okay? Dito sa training na to, ang dami yung natutunan na hindi ka na pwedeng makontento sa, alam niyo yung natulong ka lang. Kailangan continuous pa rin kung anong ginagawa mo noon at ngayon, kung ano man yung ma-achieve mo, kailangan continuous ka pa rin. Kailangan kung ano ka nung una, ganun ka pa rin hanggang ngayon, iapak mo pa rin yung paa mo sa lupa, continuous mo pa rin na ano, i-push lang, prospect list, marami yung problema, recruit, alam niyo, ganun talaga noon. Noon talaga dami yung problema noon, nung inaaway na ako ng magulang ko, sabi kami yan, tumigil ka, alam niyo po ba na pinili ko sa IMG, pina-stop na ako dati ng mama ko, kaya ako nag-stop. Nag-aaway kami niyan. Sabi, alam niyo ginagawa ko. Sabi ko, sige, recruit lang ako. Papakita ko sa inyo kung ano yung pwedeng maging ako dito. So, ito ako ngayon. So, kung hindi ko pinaglaban yun sa family ko, sa friends ko, sa lahat na nasa paligid ko, wala ako at wala ang team ng Milano, wala yung team ng Italy. So, alam niyo yun, very thankful talaga ako. So, thank you kasi mas lalo mo akong in-open mo lalo yung mindset ko ngayon. Ang dami na pasok na ideas sa isip ko. So, kailangan ko igawa nito ng action. Kaya kanina nagsusulat kami, nagte-take note kami. So, ang dami talaga. Thank you so much sa Team Dubai and then Ma'am Christina. Yan. Invite ulit kita next time. Sure, no problem. Thank you so much. Sige. Match up tayo, match up. Sabihin mo lang yung mga taga-Dubai. Kaming bahalang mag-close. Oh, sige. Maghahanap kami ng Dubai. Actually, may mga classmate din ako dyan eh. Hahanapin sure, ko sure. Sila. Sabihan mo lang ako, ha? Okay. Sure. So, who's next? Ako na ba? Tapos sure. Na ako eh. Sige, thank you. Sino na? Okay, they join. Ako ba uli? O iba na? Oh, sige. Iba naman po, ma'am. Iba na. Sa team namin, pwede ba si Kuya Bay? Nandito pa lang aking SMD. Gusto kong marinig from my SMD. Siya kasi ang dahilan kung ba't ako nasa IMG. Gar, can we hear from you?
May andyan ba si Edgar? Wala. Ika lang. Wala na po siya. Wala na po siya. Bumalik. Sino nandyan? Kuya Bay. Kuya Bay. Yes, Kuya Bay. Wala sila tayo. Kuya Bay. Wala din si Kuya Bay. O, sige, si May na lang. May, ikaw na muna. Andito po si Kuya Bay. Ah, sige. Kuya Bay, can we hear from you, please? Ito po yung ano. Member sharing, 3 minutes. Mahina siguro signal ni Kuya Bay. Ninyo mahina signal niya? Mayara? Bo. Naka ano nag-lift na si Tatay Ed Mahina signal pero si baka babalik yun after a while. Hmm. Sino nandiyan? Sa team. Kuya Bay baka naka-unmute si Kuya Bay, naka-unmute po. Hindi siguro maano. May problema konti yung signal natin dito ngayon eh, medyo mahina. Mahina ba? Oo. Okay. Ate Celeste. Okay, Ate Celeste, can we hear share lang po? Okay, gandang gabi po sa lahat. Lalo na sa ano sa Italy team at sa Team Dubai. Paano po ba simulan? How I join? Date pala no. So, nag-join ako ng IMG last year. Month of June yun. And then 3 weeks after naging MD po ako. Hanggang ngayon MD and running for SMD and hoping na by next year or this year before end ng 2020 is ma-reach ko yung goal na yon. Why I join IMG? Dahil sa one time parang ni-review ko yung sarili ko at na-realize ko yung parang na-lost ang value ko. Kasi nga po, 7 years akong nag-work sa Hong Kong and then 11 years na ako dito sa Dubai, I realized na parang wala akong nakikitang savings. Parang, di ba parang work ka ng work, kaya nga yung OFW na kayod ka ng kayod para sa pamilya mo, but it end up na parang walang naiwan para sa sarili mo. Yung ganun. In short, na-lost ang value ko. Parang, siguro dahil naramdaman ko na rin yung nanghihina ng katawan ko, yung parang tumatanda na in short. So, I have a friend, Judith, na nag-introduce sa akin ng IMG. Nandito siya ngayon. So, simple lang ang pag-invite niya sa akin. Sabi niya, uy, meron akong nakitang ano, yung parang financial education. As simple as like that na maganda siya. Pero hindi ko naimpisahan eh. Kaso lang, parang middle of the meeting na siya. Pero on the next meeting, dinala niya ako. It happens na dito lang din malapit sa amin. So, nung nakita ko ang mission ng IMG, although hindi ko masyadong naintindihan ang buong presentation, pero may nakita kong something na makakatulong sa akin to reach my goals na kahit 50 to 55 mag-retire na ako na masuportahan ko ang sarili ko. Ganun lang. Kaya ito, although wala palang 1 year sa IMG, marami na rin akong positive na nagagawa, na tutulungan akong mag-save, natulungan ako how to do budgeting, at saka yung FC, nakakatulong talaga sa akin nung si Ma'am Christy pala, si Mayora, siya yung nag-FC sa akin. And along the way, lagi niya akong kinukumusta, lagi niya akong tinutulungan how to start my building blocks. Kaya, although mababa lang ang kinuha kong, yun yung masakit eh, kasi mababa lang na kinuha kong Kaiser, basta lang maka-join. Yun ang nasa isip ko. Kasi right after ng first meeting, nag-join talaga ako.
At I'm so happy dahil medyo marami-rami na rin ang natulungan namin. Kaya, ano ba ba? Kaya, you guys, ngayon, na tinatry kong mag-attend ng mga, nag-invest ako ng knowledge sa ngayon while inviting also, while sharing and yung application ng system. Kasi nga, yung lockdown nakatulong sa akin dahil busy ako sa work, puro na lang work ng work ang work. Kaya, ang goal ko na ngayon is parang gusto ko na i-fire ang boss ko. Yun ang... yun ang nasa isip ko ngayon. So, hopefully, ma-reach ko yung goal na yon. Parang napahaba na ako. Parang napahaba na ako, Mayora. Okay lang. Okay. Actually, big influence to si Mayora sa amin talaga. Influence in a sense na hindi siya nagsasawang mag-follow up din sa amin, nangungumusta sa amin. It really helps. So, I'm praying na ma-reach ko rin yung goal ko being an SMD this year with the help of the team, of course. Kaya, ito si Miss May, yung tinatawag ni Mayora. Isa yan sa parang matawag kong special na member ko dahil nakilala ko lang siya sa bus. So, di ba? It's a cold market, but she has a big team now. So, thank you so much sa pagkakataon na binigyan niyo ako ng time na mag-share. Ma'am Christy, thank salamat. You. Thank you. Don, from your side, baka meron pa. Okay, sige. Meron akong gustong tawagin dito, Ma'am Christina eh. Sige po. Ang dating natulog ng 7 years, na ngayon bumalik. Siya yung maganda tawagin natin. So, gusto kong tawagin si marketing director na siya ngayon. So, si Ma'am Litas Montañez del Rosario. Parang umatin dyan sa FC ko. Oo, 7 years siya actually na trainee associate siya noon. Ngayon, natulog siya. Tanungin natin kung bakit siya bumalik na ngayon nag-run siya ng marketing director to senior marketing director after 7 years na natulog. Ma'am Ditas, please unmute. Ay, Diyos ko po, bakit ako? Kissing! Okay po. Kissing! Okay, mas kahit na po, nga, yun, natulog ako, I joined December 2012. Tapos po, kasama lagi ako niya ni CEO noon. Kahit na anong pakiusap namin sa mga tao, nagbibuild kami ng team, eh wala talagang walang sumasali sa amin, walang umiintindi sa amin. Tapos, nagkaroon ng crisis sa buhay ko, eh naghiwalay kami ng asawa ko. So, ang ano ko noon, ang focus ko, napunta sa aking mga anak. So, kung pagsasabay-sabayin ko yung bayaran ko ng bahay, bayaran ng 2 kong anak sa pag-eskwela, sa lahat, na-broke talaga ako. So, napabayaan ko si IMG. Actually, noong nag-join ako, i-join ko na din yung aking anak. Tapos, natuto siya, natuto ako. Ngayong okay na, napatapos ko na sila sa pag-aaral, yung aking anak na mismo ang nagkukulit sa akin. Sabi niya, Mama, balikan natin si IMG. So, ang inaano ko naman na, mauna na siya kasi yun ang aking ama, nangungulit din na may investment dito na bilihin mo na muna yung agricultural land, ganito-ganito. Kaya medyo inabot pa ako ng 2 taon bago nakasimula ulit kasi inuna ko yung aking mga agricultural investment, which is hindi naman ako nagsisisi doon dahil kumikita naman yun ng 100,000 to 200,000 every 45 days. So ngayon, ang aking concern is yung aking mga anak kasi hindi sila papasok kung hindi ako papasok. Which is, na ano, kumbaga sila, naiintindihan nila. So ako naman, ang kailangan ko silang i-guide para sumunod sila. So ngayon naman, ang aking concern naman para ano, yung aking mga kapatid kasi naka-concentrate nga kami sa pagbibuild ng mga yung solid tawag dito
solid investment. Pero wala talaga kaming healthcare. Wala kaming insurance. So noong naanuhan ko nga na si Sharon Coneta, madami na nga siyang na-invest, nahirapan pa din siya. So sabi ko, kailangan ko pa rin i-build kahit na nga kumikita yung aking investment, baka mawala din siya kung wala ako nitong life insurance saka itong si healthcare. Kasi isa pa din kaya ako gustong, actually hindi pa ako nakakasimula sa life insurance. Ang inaano ko naman, kasi nga napakalaki yung investment ko. So, paano kung walang naipon yung aking mga anak? Paano yung estate tax? Paano yung ano? Pero hindi ko naman nga iniisip yon dahil yung mga anak ko nagsisimula na kasabay ko ngayon. So, I'm running na ngayon nagsisimula. Yung mga kakilala ng aking anak, nasimulan ko na din silang na-train. Yung isa nga ay lagi na nagpra-practice din sa computer kahit hindi pa siya nakakasali. Kunwari ay CEO daw siya. So, yun ang aking inaano ngayon. After ng lockdown, so ipa-follow up ko na lang yung mga payments nila kasi talagang pera ang problema kasi syempre wala silang masyadong kaalaman sa emergency fund. So, yun ang aking ano ngayon. Marami na akong kausap. Ipa-follow up ko na lang. Hopefully, pag nakaayos na yung kanilang tawag dito, trabaho, makapag-start na ako. Baka mas madali na ang maging SMD. Yun lang po. Galing. Galing, ang galing. Congratulations po. Yan. So, ma'am, sa inyong side naman? Si Kuya Bay. Kuya Bay, pwede ka na? Okay, Mayora. Ito ako. Okay. Join, ano lang po? Dinig niyo ako? Opo, opo. Naririnig po. Dala kayo ng unan. Apat na oras to. Ay, Team Italy, magandang gabi po dyan. Magandang gabi din po. Ayan, okay. Natuwa ako sa testimony ni Kwan. Sinitong team leader natin sa Italy kanina? Don. Si Don po. Don. Don, natuwa ako sa testimony mo, di ba? Ang ganda. Natouch ako eh. By the way, nimit ko si IMG through my church mate kay Ninyo. Ngayon, we're both SMD na. Noon talaga, nung kasagsagan ng karir ko, ang ganda ng sahod, wala akong alam sa pinansyal. Ang tanong, bawas si Ninyo, magkakilala kami sa church pero hindi kami ganun ka-close. Just ko lang, kasi iba yung team niya, iba rin yung team ko, di ba? Ganun. Tapos ito na, nung in-approach niya ako about financial, ignored na lang ako. So, ang ginawa ko sa kanya, bro, kung gusto mo yung mga anak ko na lang kasi that time narating si Eta, yung panganay ko. So, ang ginawa ni Ninyo, yung tatlong kabataan sa church, yun ang sinabihan niya. So, that time, habang na-express si Ninyo, ako, palakad-lakad lang ako, patay Malaysia. So, yun na. Hanggang sa nung one time, talagang inupuan ako ni Ninyo. Nung pag-upo sa akin, ayun na. Doon na pumasok yung need. Doon na pumasok yung literacy. Doon na pumasok yung advocacy. Sa doon ko talagang embrace yung sinasabi ni Ninyo. Kasi that time parang, di ba, tignan mo ha, lahat tayo kapag hindi ka dumasi sa experience, hindi mo ma-embrace yung sinasabi ng isang nagsishare sa'yo. So sa atin sa IMG, matuwa tayo kasi bakit? We're not delivering a product. We're delivering an experience. Kita mo kapag isang testimony, ang isang product, based sa experience natin, makita mo, ang sarap i-deliver, ang sarap sabihin, ang sarap i-share kasi totoo siya, pinagdaanan mo. Lahat naman tayo, di ba? Why we join IMG? Kasi lahat tayo may pinagdaanang experience. Iba-iba nga lang angle. I joined IMG last August ata. I remember August pa. Then kasama ko si, nung natuwa ako, alam bakit? Pag wala akong sasakyan, hindi ako naging IMG. Kasi bakit? Kami na Mayora, nila Reggie, sa kaninyo, nagamit namin yung sasakyan ninyo through every day, every night. Meron kaming constant follow-up. Sa kayo, naniwala ko sa PPL na yan, yung constant follow-up talaga every day. Meron kayong production. Kasi bakit? Pag wala yung prospective list na yan, hindi namin na-reach yung aming goal nila ninyo. So, natutuwa ko dahil kasi yung support nila Mayora, nila Reggie, is tagang full intact. Every day, si Mayora, parang kulto. Gabi-gabi, oras-oras yan. San tayo? Sino kausapin natin? Tignan mo, take note ha, kahit wala kaming nakuwang prospect,
Wala talaga. O tara, meet tayo guys. Alam mo, mag-meet lang kami just to encourage one another. Kaya doon na strengthen yung sama namin. Kaya doon na buo po yung marami pong team si Majority sa Dubai. May kanya-kanyang pangalan. Pero isa sa mga na buo naming team is Team Langka. Kasi we came out with the stories na joke lang, pero malaking impact sa bawat isa. So yun lang, tapos yun na. Hanggang sa nung lumago na yung kalaman namin ninyo, every seminars inatin na namin ninyo. So natuwa rin ako sa buhay ninyo kasi bakit grabe ganun siya kaprosige sa pagpupush sa amin. So sa akin lang, di ba, tignan mo, if somebody told you about this product, huwag kang mahiya kasi bakit at the end, kapag yung tao na-reach na yung goal niya at is trying to push herself or himself, makita mo, there will come a time kapag nalampasan niya yung pasasalamatan kanya. Parang tignan nyo guys ha, ang financial literacy at ang salvation, yung kaligtasan ng bawat tao is the same lang. Kasi bakit? Sabi ni God, you must be saved. Isa lang talaga, you have to be saved. So sa akin lang guys, Team Italy, natuwa ako sa ginagawa yun dyan. Although magkaiba tayo ng kontinente, pero sa akin lang, isa lang ating vision. To reach more people, 'di ba? Makita mo kapag ikaw nga na sabi, natuwa ako sa testimony ni Don kasi makita mo, 'di ba? She grew up without the love of a father, makita mo 'di ba? Nag-push through siya. Salamat kay nanay mo dahil lalo natuwa ako sa nanay mo kasi lagi kanya dinadown, 'di ba? Pero naging way out din ni God 'yan para mag-push ka. Kasi makita mo lahat ng negativity sa alam mo ha? In this year 2020, ang pinaka negatibong praise is to be positive. So yun lang, ang sa akin lang, habang tayo nasa abroad, habang kayo nasa Italy, habang kami nasa Dubai, kung merong match up, tapon lang dito, ganun din kami sa inyo. Yun lang, di ba? Tulungan lang tayo kasi at the end, makita mo, pag tayo lahat nakaraos, na-reach natin yung ating goal, makita mo, lahat tayo masaya. Uuwing masaya. Alam mo, meron akong UTI. Sino sa inyo may UTI? UTI? Umalis tapos nang hindi po yung sakit. Para sa mga nag-abroad yon, umalis tapos nag-invest. Wow, in fairness. Okay. Sige po, good night na lahat. I miss you guys. Miss you Kuya Bay. Thank you for sharing. Salamat po. Thank you. Thank you Don. Don, from your team. Kung hindi pa rin naantok ang team. Okay, salamat. So, ngayon magtatawag po tayo. Sino pa po yung mga pwede po dito? Meron po bang ano? O tawagin ho kanina natin. Okay na ba dyan si Sir Polly and then Ma'am Glenda? Okay na ba yung computer? Hello? Unmute. Ayaw. Sir Polly, Ma'am Glenda. Palata, hindi pa ready. Sige, magtatawag tayo ng iba. Pwede Percy. Ba si... Ha? Si Percy. Percy daw. Yan, Percy. Percy. Ma'am Percy. Requested from Dubai. Sige nga po. O, magta-try po tayo. Oo. Actually, ma'am... Ma'am Pipita, ano po, may classmate po ako dyan na nag-member po dito. Kasi syempre, dito po kami nakabase, ano po. Pero hindi pa siya kumukuha ng Kaiser. At alam ko pong marami siyang kaibigan dyan. Pero hindi ko alam kung, kasi mahihain siya eh. At gusto ko din sanang makapag-build siya ng team dyan. Sure. So, yun, kaya maganda din yung nangyaring ganito. Siyempre, yun nga po, sabi nyo, nabanggit nyo na iisa po yung mission po natin. Bakit natin hindi i-spread ang mission na ito with your help, ano po. And nag-start po ako, bali 1 year na po ako dito. February 8 po ako nag-start. Napasali din po ako dahil inaraw-araw din po ako ng upline ko na tinatawagan. So, yun nga po, kailangan talaga nating ganun nga ang gagawin. And then, natuklasan ko din po nung na-introduce sa akin ng IMG na mali pala yung pagsisave ko, yung
hindi ko po ginagawa yung right way of saving. So doon ko po na-realize na yun nga, mali ang ginagawa ko at wala po akong insurance at healthcare. So napakalaking bagay, blessing in disguise nga po. Dahil one time po kasi, yun na nga, kasi bali ka-group ko yung upline ko, pumunta po ako sa kanilang bahay at since grupo po kami, may meeting po kami, may household meeting po kami dahil CFC po kami, ano po, ayaw po niya. So sabi ko, ako na lang ang pumunta dyan sa bahay nyo, and then shinare niya sa akin na siya ay ang ganda ng binibigay, ang ganda ng mga nangyayari sa buhay niya, na-promote siya, then yun, shinare niya ang IMG. Then yun pala, ang hinahanap ko po yung Kaiser kasi ano po ako, sakitin. So natatakot po ako. Since nga po sakitin ako kasi anytime na kahit sa dami ng inipon ko, sabi ko, pag uuwi ako baka malamang mauubos lahat. So ayun po yung nasa isip ko, kaya yun na nga po, good thing na na-meet ko po ang IMG at naituro po sa akin ito ngayon. So gusto ko rin po in return, very ano po din tayo, cooperative din po tayo sa Zoom. Nagiging pumupunta rin po kami sa iba't ibang lugar nga para makatulong din sa ating mga kababayan. Para syempre lahat po tayo pagbalik natin sa Pilipinas, maging financially free po tayo. Ayun lang po. Maraming salamat. Thank you. Salamat, Ma'am Percy. Team nyo naman po. Can we hear from Miss Judith? Celeste, nandiyan ba si Judith? Yes, yes po, nandito po ako. Hi, Miss Judy. Yes, Judy. Hello, Miss Judy. Hello po, magandang.